What up mga kaigang? Kung gusto nyo ng Bluetooth speaker na mala JBL ang sound quality, pero syempre mas affordable. Tamang-tama, ganyan yung i-unbox natin ngayon. Ito ang Tribeat Stormbox 2 Bluetooth speaker. Na-feature na rin natin yung iba speakers nila. Nasa pinned comment lang yung links, panoorin nyo. Bali itong Tribeat Stormbox 2, ito yung upgraded version ng nilabas nila dati na Tribeat Stormbox. Yun lang naman mga kaigang, kaya i-unbox na natin to. Yun. Bungad na bungad, andito agad yung manual, yan. Tapos may plastic, angat lang natin. Meron na rin palang Type-C cable. Dito na rin. Tapos nandito na yung Tribeat Stormbox 2. Yun. Okay, meron pa ba? Okay, wala na. Tabi mo muna natin to. Okay, tanggalin na rin sa plastic. Dahan-dahan. Yun. Hindi siya malaki, hindi din maliit. Tamang-tama lang yung size niya for portability. Tapos nasa 700 grams lang yung weight nito, kaya madaling bit-bitin. Bali mga kaigang, ito na yung Tribeat Stormbox 2. Ganda ng build nyo. Dito sa taas, rubberized, yan. Tapos dito rin sa baba. Tapos ito yung nagustuhan ko dito, yan, fabric. Binalot sa fabric. 360 yung sound niya, yan, palibot. Kita nyo naman, oh. Yung mga ibang Bluetooth speaker kasi na ganito, plastic yung material na ginagamit dito. Napaka-premium ng itsura. Yan, oh, ganda, oh. Palibot, 360. Look at that. Oh, di ba? Tapos yan, kitang-kita na yung buttons niya dito sa harap. Yan, volume up button, play pause button, tapos yung volume down. Tapos dito sa baba, yan, yung bagong logo ng Tribeat. Yan, oh. Para sa akin, mas gusto ko yung lumang logo ng Tribeat kaysa sa bago. Comment down below mga kaigang kung gusto nyo yung bagong logo ng Tribeat. Yan. Tapos yan, dito sa taas, mayroon na rin siyang lace kung gusto nyo isabit kung saan. Pag magka-camping kayo o kaya mag-outing. Tapos kahit ganito lang yung size niya, mayroon na siyang dual passive radiator. Yan, makikita nyo dito sa taas. Yan. Tsaka meron din dito sa ilalim. Bali, naka 48mm na to. Tapos 34 watts. Total output. Tapos yan dito sa likod, makikita natin yung additional buttons niya. Nandito yung power button, Bluetooth, X-Bass para ma-enhance lalo yung bass niya. Mamaya tatry natin to. Tapos ito yung TWS or True Wireless Stereo Pairing. So yung ginagawa nito, pwede mo i-pair yung dalawang Tribeat Stormbox 2 wirelessly. Kaso sayang, wala tayong isa pang Stormbox 2. Maganda sana i-try. Tapos pag binuksan mo naman to, yan, makikita mo yung auxiliary port dito, tsaka yung Type-C port for charging. Speaking of charging pala mga kaigang, i-charge ito ng 4 hours, kaya na ditong tumagal ng 24 hours pag naka-off yung X-Base niya. 12 to 15 hours naman pag naka-on yung X-Base. Tapos yan, kaya naka-sealed yung ports na dito kasi naka-IPX7 waterproof na to. Okay mga kaigang, punta naman tayo dito sa Tribeat app. Available to sa iOS at Android. Dito sa Tribeat app, yan, pag tinapot ng speaker, makita mo yung battery percentage ng Stormbox to natin. Yung volume controls, yan. Yung previous song, play pause button, tsaka yung next song. Tapos yan, pag tinapot ng equalizer, magpapakita dito yung mga available na preset. So by default, naka-on na yung X-Base dito, pero pwede mong i-off yan, X-Base off. Tapos nandito rin yung audiobook, classical, rock, tsaka yung jazz. Tapos kung gusto nyo gumawa ng sarili yung preset, yan, pwede kayong gumawa dito, customize. Yan, mag-add kayo ng preset nyo dito. Lagi natin, test. Yan. So okay na bahala kung ano yung gusto nyong settings dito, yan. So ako, for example, kunwari lang ito. So yan, pagkatapos yung gumawa ng sarili nyong preset, pag tinap nyo itong customize, yan, magpapakita na yung sarili nyong preset dito, nakagay yan, test, yung ginawa natin kanina. Yan, ibig sabihin, naka-on na siya. Tapos yan, dito sa settings naman, makikita nyo yung firmware version, device name, countdown to shutdown, pwede nyo yung i-on. Tapos yun, yung voice prompt, pwede nyo i-off or on. Itong voice prompt, ito yung mga naririnig natin sa mga Bluetooth speakers, yan. For example, nag-power on, magsasalita siya, Bluetooth pairing, low battery, maximum volume, yan.
Pwede nyong i-on tsaka i-off yan individually dito. Tapos mayroon ding auto shutdown dito para makasave ka ng battery. For example, hindi mo ito ginagamit ng 5 minutes, automatically mag-off siya ng kusa. Tapos yan yung EQ button, pwede mong i-on or i-off. So dito natin makikita yun, yan, yung X-Base. Kumari, pag naka-on to ng white light, ibig sabihin naka-on yung X-Base niya. Pero pwede mo ito i-set sa iba, kumari, yan. Naka-audiobook. Pero syempre, para hindi nakakalito, no? Gawin natin, pag naka-lights off, ibig sabihin, naka-X-Base off siya. Tapos pag naka-ilaw to ng white light, ibig sabihin, naka-on yung X-Base natin. So yun na lahat ng features, itong Tribit app mga kiga, okay? I-test na natin itong Tribit Stormbox 2 sa music. Okay yan mga kiga, patugtog tayo ng music. Naka-off muna yung X-Base, no? Okay, play. Uy! Kabila, ano? Ooh. Oh, ano? Oh. Parang mataba na yung bass niya kahit naka-off yung X-Base. Tsaka ang angas kasi 360 yung tunog niya. Yan o, palibot. Pero yan, on na natin tong X-Base. Try natin. Yan, press lang natin tong X-Base. Ayun, naka-ilaw na. Okay, try ulit natin magpatugtog. Same song. Uy. So kung hilig kayo sa bass, perfect sa inyo itong Tribit Stormbox 2. Lalo na sa mga movies kasi maugong yung bass nito. Pero kung hindi nyo naman gusto yung lakas sa bass nito, pwede nyo naman i-adjust dun sa Tribit app. Wala nga lang gaming mode itong Tribit Stormbox 2 kasi dinesign talaga ito for music. Pero itatry pa rin natin yung latency niya sa gaming. Okay, try natin. Hours battery life, 34 watts output, naka dual passive radiators, may app support, at IPX7 waterproof na. Premium features at quality, pero hindi sasakit ang bulsa nyo dito sa Tribit Stormbox 2 kasi makukuha nyo lang to for only 2799. Yung link nitong Tribit Stormbox 2 nasa pin comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Bluetooth speaker na to? Comment down below!